Hi! This is Mardy once again and welcome to my channel. Today in Filipino history, June 6, 1868, Trinidad Rizal, younger sister of Jose Rizal, was born in Calamba, Laguna. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Trinidad Rizal Mercado y Alonso Rialunda, commonly known as Trinidad Rizal, was the 10th child of Francisco Rizal Mercado and Teodora Alonso Rialunda, the younger sister of the national hero, physician, and writer, Dr. Jose Rizal. Tumulong si Trinidad sa paghahanap ng unang Masonic Lodge para sa mga kababaihan sa Pilipinas. Miyembro rin siya ng Walana, isang Filipino Masonic Society na nabuo sa Maynila noong July 18, 1893. Malapit na kaalyado sa mga templong Mason ng mga Ilustrado. Noong 1905, co-founder si Trinidad ang unang Filipina Feminist Organization. Ang Asociacion Feminista Filipina kasama sina Concepcion Felix, Librada Avelino, Maria Paz Guanson at Luisa D. Ciliar at iba pa. Bilang karagdagan sa paghihikayat sa kababaihan na lumahok sa politika at serbisyo publiko, itinaguyod ng organisasyon ang kalusugan ng kababaihan. Lumahok si Trinidad sa isang subproyekto ng Asosasyon Feminista Filipina, Gota de Leche, na tinatawag ding La Protección de la Infancia, na nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugan ng reproduktibo at ina, sanggol at bata. Dinalaw ni Trinidad si Jose isang araw bago siya ibitay, kasama ang kanilang ina, si Teodora Alonso, at mga kapatid na sina Lucia, Josefa, Maria at Narcisa upang magpaalam at kunin ang kanyang mga gamit. Ilang makasaysayang salaysay ang nagsasabi na ibinigay ni Jose ang kanyang kalan. Sabi ng ibang mga salaysay na ito ay lampara kay Trinidad, na nagsasabi sa kanya ng isang mahalagang bagay sa loob, ang huling tula ni Rizal, Mi Ultimo Adios, or ang aking huling paalam. Naitago niya ng husto ang papel, kaya kinailangan niyang gamitin ng kanyang mga kapatid na babae ang kanilang mga ipit sa buhok upang ibuka ito. Before his death, Jose wrote to Trinidad to express his wish that the Rizal family treat his common law wife, Josephine Bracken, kindly for her devotion to him. Following his execution, Trinidad accompanied Josephine and brother Paciano to Cavite, where they met revolutionary leader Andres Bonifacio and passed to him a copy of Jose's final poem. Tulad ng kanyang kapatid na si Josefa Rizal, hindi nag-asawa si Trinidad. Namatay siya sa Maynila noong May 9, 1951. Inilibing siya sa North Cemetery ng Maynila noong May 11, 1951. Ang kanyang mga labi ay hinukay kalaunan kasama ng kapatid na babae na si Narcisa at inilipat sa dambana ng General Paciano Rizal sa Los Baños, Laguna. Thank you very much for watching. And according to Norman Vincent Peale, when you change your thoughts, remember to also change your world.